1, 2, 3, come on! Good evening. Medyo madilim. Actually, goal ko tonight is to vlog. Rather, to vlog. As in letter V. Mag-vlog tayo. Nakabili kasi ako ng Redmi Note 9 Pro yesterday. Yes, June 18, 2020. Pakita ko yung box. Kasi yung mismong unit, yun yung gamit ko ngayon. So, para makita nyo rin yung video quality kahit madilim yung kwarto or yung environment, kung saan ka nagsistay. So, madalas kasi sa mga phones, actually kahit yung iPhone, talo nga eh. Imagine, iPhone would cost 50,000 mahigit, 40,000 mahigit, kahit yung mga napag-iwanan na unit nasa 30,000 mahigit, or 20,000 up na lang, sabihin natin. Pinahaba ko pa. Pero, when it comes to video quality, lalo na yung front camera, yung pag-uusapan natin, taob. Taob nung Redmi Note 9 Pro ang iPhone. In fact, meron ako ngayon na iPhone X. 128GB din. So, hindi ko siya ginagamit sa mga video recordings ko kapag gusto ko lang mag-cover ng mga kanta. So, ang ginagamit ko before ako magkaroon ng Redmi Note 9 Pro is yung Redmi Note 5. Actually, kabarkada ko nung college yung nag-recommend sa akin ng Redmi. So, one time, tinanong ko siya na naghahanap ako ng phone, gusto ko yung may remote. Parang for me, perfect na kasi pag maganda yung battery, mabilis yung phone, tapos may remote control pa. Parang perfect na sa akin noon. Ewan ko, may obsession na talaga ako sa mga remote controls. Dati gusto ko nga rin yung relo ko na merong remote. Kaya lang, sirain kasi. So, bottom line, nirecommend niya sa akin yung Redmi Note 5. Which, after kong ma-research a week agad, since may ugali ako na pag may nagustuhan ako ng isang gamit, pipilitin natin bilihin. So, ayan, binili ko is the Redmi Note 6. I think may Pro yun before eh. So, sa madaling salita, hindi pa umabot ng 1 week sa akin. Ang naging problema is yung USB port. So, bumili din kasi ako ng OTG. Eh, nagkamali po ako sa paglagay nung OTG. I think napilit ko siya eh, na natusok or nasuksok ko ng maayos yung TV on the go na USB since gusto ko rin makapanood ng TV sa cellphone. So may obsession din kasi ako sa TV, so I had to look for another way. Bottom line, okay yung sa ABS-CBN na offer nila, makakapanood ka sa Android devices. Tapos malaki din kasi yung Redmi Note 6 na screen eh. Maganda yung camera, pero hindi ko siya na-enjoy. So, madaling salita, nung nasira siya, pinaayos ko siya, pero wala eh. Pangit ang isang item kapag pinagalaw mo na, lalo't nasira na, mawawala rin yung excitement mong gamitin siya. So, pinabenta ko siya sa Farmers, nabenta siya ng around 4,000, 5,000, so nabalik naman kahit papano yung kalahati ng unit. Yung amount na nabili ko dun sa unit na yon. Tapos, pinambili ko siya ng Redmi Note 5. So, that time, may Redmi Note 5, 6, and 7 na rin kasi. So, parang mas maraming magagandang reviews yung 5 kahit na napag-iwanan siya nung dalawang generation na phone na nabanggit ko. Basically, sa camera, yung notch hindi pa kasi kumbaga nagtitrend na yung notch sa mga Android devices eh.
si Redmi Note 6 yung may notch that time. Si 5 wala. So parang nadismaya ako, pero I learned to love the Redmi Note 5. So 64GB yung kinuha ko nun, tapos yung red na kulay, medyo trending ng konti yung Redmi Note 5 kasi nga may pula silang ino-offer. So, ayun, na-enjoy ko naman siya. Pero kasi meron akong eagerness to have an iPhone at the same time eh. So, parang, ano, nagkataon na, sabi na natin, sumabay na nagka-iPhone 6 naman ako noon. Pinag-iisipan ko alin sa dalawa before kung anong mas okay eh. Technically, ako maka-Android ako kasi una ko nagkaroon ng iPhone 6S, binenta ko siya kasi parang hindi ako nag-enjoy sa 16GB. Nakita ko yung downside dun sa iPhone. Hanggang sa ito, in-improve na ni iPhone. Tapos nagkaroon ako ng mga phones before Redmi na so far si Huawei lang yung nakatapat na bet ko before Redmi. Kaya lang nga, parang nakakasawa yung interface ni Huawei plus walang remote control. So, nung nakita ko nga tong si Redmi series na may remote control, nag-research ako. Siya yung medyo nagustuhan ko yung interface, nagustuhan ko yung functions niya, tapos malaki yung gig. Tapos hindi siya lagi compared sa Asus na masasabi ko na 5,000 milliamp din siya. Ang ganda ng battery talaga, makunat. Ang problema, hindi ako makapag enjoy kasi magte-text ka pa lang, magte-type ka pa lang, lag na siya ng lag eh. Itong si Redmi Note 5, kumbaga, nalagpasan niya yung expectation ko. Tapos, ang ganda manood ng movie, ang ganda ng sounds, as in, talo niya rin yung sounds ng iPhone, no? So, medyo may comparison talaga tayo. So, kahit sabihin natin na below 15,000, actually, around 11,000 ko nga lang ata nabili nun yung Redmi Note 5 eh. Pero, daig niya yung iPhone na, again, 20,000 above yung presyo. Tapos, ang ikinaganda rin ng Redmi Note 5 is may flash yung camera sa harap. Mai-increasean mo yung lightness level para makita ka sa dilim. Kaya lang, pixelated na siya. Yung camera, kapag outdoor, nakaka-wow. Pero kapag may flash, hindi ko alam bakit nagiging bluish if it's something to do dun sa lens na binili ko kasi nga, hindi siya yung film type lang na lens. Kumbaga glass siya. So, hindi ko na-enjoy pag may flash. So, yung front cam, kahit nasa loob ka, maganda. Kahit medyo madilim, okay siya. Pixelated nga lang din. Tapos, what else? Ang appreciate ko dun. Yun, masarap din mag-type. Touchpal yung gamit ko na keyboard kay Redmi. So, na-appreciate ko. Nakakasabay, hindi nagahang. Pero, actually, ang nakita ko nga nakahalagahan talaga ng Redmi sa lahat ng phones ko is sa laki kasi ng memory niya. Marami akong movies na na-store. Tapos, marami pang files. Nakaka-cope si Redmi rin. Actually, lahat naman ng Android devices eh. Pero, syempre, very particular ako ngayon kay Redmi kasi yun talaga yung nagpa-open sa akin na okay, pwede ko palang ma-replace kahit pa paano si PC, personal computer, or si laptop na having a cellphone lang. Doon ako nag-edit ng Word documents, doon ako nagbabasa ng PowerPoint, tapos, very helpful siya, bottom line. Tapos, emails, doon na lang din lahat. Tapos, yun nga, na doon nga nakastore yung mga diploma ko, pag nagpapasa ako ng resumes or PDS, depende kasi private and government yung ina-applyan ko eh. So, ayun, nakastore lahat doon yung mga importante kong files na hindi ko magawa kay iPhone X ko. Or even sa mga previous generations ko ng cellphone. Kasi, di naman sa binabash ko si iPhone. Sa iPhone user din nga ako. Kaya nasabi ko, medyo choosy. Choosy talaga si iPhone. Tapos, may mga files na hindi niya mabasa.
Tapos, may times na may mga websites na hindi ako makapasok or makapag-edit ng information kasi limited si Safari. So, pwede naman mag-download ng Google, pero still, yung bandwidth or whatsoever terms na yon sa technology, basta stricto si iPhone. So, with Android, particularly with the Redmi, ang dami kong nagagawa. Minsan doon na rin ako nagsasign in for the NBI applications ko. Pagka mag-edit ako ng job street ko, ang daming nagagawa nung Redmi Note 5 for me. So, within that, mahigit 1 year na napagsilbihan ako ni Redmi Note 5, maraming beses din siyang lumagapak sa akin. Masasabi kong matibay. More than 20 times, sabihin natin na ito yung table ko, andun yung semento. Fortan ako, sabihin na natin na pag nakaupo ako, shoulder height or shoulder level ko at yung semento, lumalagapak ng nakaharap at ng nakatalikod, okay pa rin yung camera, okay pa rin yung recordings niya. So, matibay si Redmi Note 5. Sa ngayon, bakit ko kinailangan bumili ng Redmi Note 9 Pro? Hindi siya luho. Inagaw natin siya sa budget. Simply because nakita ko, actually, pizza ko bumili nga. But prior pa talaga siya bumili. Matagal ko nang gustong bilihin si Note 9. Sobrang pinag-iisipan kong mabuti if tama, pero lagi kong pinipigilan yung sarili ko. Kasi nga, ang goal ko ngayon ay mag-stop na ako sa pagbili-bili ng phone. So, syempre, minamind ko rin kasi yung size sa palm. Kasi lagi nangangawit na yung kamay ko eh. Kumbaga, nagnanob siya. I don't know why. Bottom line, ayoko na mabibigat na phones. Tapos, namimili na ako ng phones na sulit yung gigabyte, sulit yung RAM, sulit yung camera. May mga use lahat eh. So, gaya ng sinabi ko, binili ko si Note 9 Pro kasi nga, mas pinili ko yung 128GB din sa Android. Yung Note 5 ko kasi, that time, kinoconsider ko lang talaga as hindi ko kailangan na mabigat na files. Okay na yung 64GB. Pero habang tumatanda, natututunan mo yung ibang development sa isang unit, nare-realize mo yung need. So, sabi ko, sa ngayon, I think I'll be satisfied with the 128GB. Plus, syempre, nag-join tayo sa mga grupo ng mga Redmi Note Pro users. And yes, to sum it up, na-attract ako sa ganda ng camera. So, sabi ko, actually, si Note 9 Pro, nahawakan ko lang siya sa pinsan ko. Pero hindi matagal. Less than 2 minutes. Wala. Parang segundo nga lang, actually. Tapos, nag-search ako ng konti. Syempre, ako naman, medyo, hindi naman sa techie, pero may idea na ako sa mga phones dahil ang dami ko na rin nahawakan na units. Parang alam ko na kung ano yung particular na phone na gusto ko, na sulit at mura. So, ayun. Camera, memory, hindi ko na-research kung okay yung pagta-type, pero having the RAM na 6 RAM, I don't know the tamang term doon, 6 GB ba or whatever, basta yung RAM doon maganda na. Tapos, nakita ko rin na maganda nga kasi yung sound level ng Redmi Note 5. Kumbaga, I was just hoping na maganda rin tong si 9. So, ayun, binili ko na lang siya kagad. Ayun, bottom line, ito. Tinetest ko siya. And more on napapawawa ko. So, makikita niyo naman sa video quality na nasa madilim akong paligid. Ang tanging ilaw ko lang ay ang aking lamp. Tapos, na-adjust ko lang yung brightness level ng konti para medyo maliwanag yung mukha ko. Diliman ko ng konti. Tignan natin. Yan, nasa gitna ng level yan. Ito yung pinaka-madilim. So, may anino pa rin ako. Taasan natin siya ng konti. Ito yung max level. Medyo nagiging pixelated na siya, pero mas maliwanag. Baba natin ng konti para mas maganda naman yung dating ko. Ayan. So, okay. Audio-wise, sa akin, satisfied ako. Ewan ko sa inyo, mapapakinggan nyo naman dahil puro ako salita. And then,
physically nga rin pala, bago ko makalimutan, okay, makakalimutin. Siyempre, kinumpare ko rin si, ano ha, si Note 5 at si 9 Pro before ko bilhin muna. So, nag-research tayo. Tapos, nagtanong din tayo sa mga users na. Kasi napansin ko, parang mas mabigat nga in terms of the measurement si, ano, si 9 Pro. So, sabi, hindi naman daw ganun kabigat. Mas mataas siya kay 5. Si 9 Pro, mas mataas kaysa kay Note 5. Which, sabi ko, parang napapadoubt akong bilihin. Pero sabi ko, sige, tingnan na lang natin. Benta na lang pagpangit. E, nasa akin pa rin naman yung 5 ko ngayon. So, ayun. Sa madaling salita, nagulat ako. As in, natuwa ako na kahit mas mahaba ng konti si Note 9 Pro, mas sexy naman siya kesa kay Note 5. Pero, parang mas magaan siya. In fact, mas nabibigatan pa nga ako kay Note 5. Kasi siguro yung hawak ko is pa ganun. Nakakangawit. At stretch yung kamay mo eh. Dito kay Note 9 Pro, medyo sexy. Okay siya. Ang problema ko lang ngayon eh, hindi pa ako nakakahanap ng cover sa lens. Grabe ang mahal, nag-ikot agad ako kanina. Sa Farmer, sarado pa yung mga bilihan ng phone sa taas, sa papay, sa may parang Changi. Tapos wala pa yung mga napagtatanungan kong gamit masyado for the Note 9 Pro. So, casing, may free case naman yung unit. So far, maganda naman siya. So, yun lang, kailangan rin syempre natin protectionan yung front, yung screen mismo, at saka yung camera sa likod. So far, hindi tempered glass eh. Ano ba ang tawag dito? May cover naman yung case, kumbaga. Yung soft lang na, ano, na cover. Hindi tempered. Tapos sa likod, as in bare. Medyo, ano pa, kumbaga, protrude pa yung camera. So, kailangan talaga natin siyang mapalit, malagyan, maproteksyonan, kumbaga. Kaso, merong mga parang improvised lang sa mall. Grabe naman yung SM, nananaga. Siguro makakagastos ako ng 500. Parang universal peg lang yung ilalagay nila. So, hindi ko muna kinuha. Nag-order ako online, may nakita ako na 3-in-1. Kasi, meron yung pang-cover sa likod ng cellphone, ano ba ang tawag dito? Hindi pa siya case eh. I forgot the term. Basta yung parang hindi lang siya magasgasan. Tapos papatungan ng case sa likod. So, excluded yung case dun sa 3-in-1. Yung pangalawa, kumbaga, back cover, tapos yung tempered glass, tapos yung camera cover. So, that's why 3-in-1 siya. 100 something ko lang siya nabili. So, antayin natin kung magiging maganda yung na-order natin, yung quality. Pero in-after ko kasi sa tempered glass is yung ceramic. So, antayin natin kung magkakaroon. Tapos sa lens, bumili ako ng soft lang muna na case. Basta mapalitan lang natin yung free case na binigay ni Redmi. Kasi gusto ko rin yung may kulay. Tapos naghanap pa ko yung may butas sa gilid. Just in case lalagyan ko ng lanyard yung mismong phone. Kasi ang plano ko ngayon, principal phone ko pa rin talaga si iPhone. Kasi nga hindi siya naglalog. Tapos, ang mahal nun. Tsaka, kumbaga may obsession din ako na gusto ko Android and iPhone yung gamit kong phone. Kasi magkaiba yung strength naman ng dalawang phone eh. So, spare phone pa rin natin si Redmi. Kasi, si Redmi Note 9 Pro. Kasi, nakikita ko na siya na mas madalas kong gagamitin ngayon si Redmi Note 9 Pro for games and movies ulit. Medyo nagbalik interest tayo on that part. Tapos si iPhone, ano pa rin natin siya? Pang call and text. Yun. Basically, yun yung magiging role niya ulit. Dati kasi yung Redmi Note 5 ko, medyo nag-stop ako gamitin kasi ang downside na nakita ko rin kung bakit kailangan ko na rin ilet ko si Note 5 is napupuno na po yung SD card ko at yung mismong 64GB na memory ng aking Redmi Note 5. Tapos nagahang na siya. So, nakikita ko na parang hindi na enough yung memory na yun sa akin. So, I have to give way
And yun, I need to get the 128GB na phone. So hopefully, matupad na talaga yung objective ko. Kasi talaga, even nung high school ako, cellphone talaga yung pinakahilig ko. Kumbaga, makakuha lang ako ng konting achievement kapalit is cellphone na agad yung hinihingi ko. So, ayun, ngayon, actually, pinakamatagal ko palang ata na unit was Huawei P9. Mga more than 2 years siya sa akin, almost 3. The rest of my phones, minsan less than a year or a year lang talaga. Tas, sawa na ako, pinapalitan ko na kagad siya. So, ngayon, syempre, may mga priorities na tayo. Tinitignan na natin, hindi lang yung bibili ka ng phone kasi nagtitrend. Ngayon, bumibili ka na ng phone kasi nakikita mo na yung usefulness niya on a different level. Tapos, hindi lang bibili ka ng phone na kahit maliit yung gigabyte, basta makaporma ka lang. Hindi na ngayon, hindi na lang isa yung kinoconsider mo. Marami na. So, eto, nakita ko magagamit na rin si Redmi Note 5 Pro, or rather, Redmi Note 9 Pro. Kung magkaka-chance na makabalik-travel tayo, kahit nasa loob kami ng cave, ma-appreciate na yung phone. Kasi, eto nga, video pa lang, maganda na. Tapos, yung shots, ang ganda na yung shots eh. I'll try kung makakasingit ako ng magandang shot. Kasi hindi ako ganun kagaling mag-angle. Pero diba, nadadaya minsan ang ganda ng camera yung pag-angle mo. So, let's see kung paano. At hopefully, ma-appreciate niya rin yung ibang mga nasabi kong key points na tinitignan ko sa pagbili ng phone. So, ulitin natin, recap natin. It's the memory wise, it's the quality of the camera, video as well, pati yung audio. At saka kung naglo-log ba siya, so isipin natin yung RAM. Ngayon maganda pala yung 6, that will be my basis ngayon. Pag 4 medyo mabagal ng konti eh. Tapos smooth yung Redmi Note 9 Pro ngayon actually. Tapos, sa interface, so far hindi man ako nagsasawa. Simple na lang din yung gusto ko. Basta yung interface, hindi yung parang malabnow yung dating nung kulay ng phone. Actually, nagka-Vivo ako, nagka-Oppo ako, nagka-Huawei ako, nagka-Asus ako. Ang labnow nung dating. Tapos, naalala ko pala, dati, yung sa Redmi Note 5, tsaka 6, nung binili ko siya, malabnow din yung dating nung kulay nun eh. Pero, nung in-update ko siya, lumalabas kasi yung update minsan after 2 days na hawak ko yung phone. Yun, mag-roll yun nga yung update. Once na inayos mo siya, gumaganda, nagiging sharp yung images, nagiging sharp din yung mismong interface ng phone. Tapos, hindi pangit yung icons, okay yung icons ng Redmi. Ano pa bang makakalimutan ko? Yung Note 5, actually yung advancement na nakita ko ng Note 5 in comparison at ang Note 9 Pro, yung advancement in Note 9 Pro, hindi delay yung shots. Dati yung kay Note 5 kasi, kapag nag-camera ako, even video, ang bagal may delay. Pero kay Note 9, so titignan pa natin as the days goes by, pero sa ngayon, smooth siya. Kanina lang nag-error yung camera. Hindi doon nakakonect ng maayos si camera sa system yata yun. So, bottom line, kailangan ko daw i-restart, which I did. And ito na nga, nag-shot na ako ngayon ng video. Tapos, hindi ko pa siya na-try pala sa call. Pero kung okay yung videos, technically okay yung pagko-calls. Natutunan ko yun nung may pinaayos ako, yung Redmi Note 6 ko that time. Kasi nung pinakalikot ko siya, since nasira nga yung USB port, dinaayos siya, nakakapag-charge na, although naglulus na naman ng konti yung physical part nung USB. Napansin ko, hindi pa ako nakakaalis dun sa labas ng farmers. May tumatawag sa akin, hindi naman ako naririnig. Kumbaga, may incoming, wala akong outgoing sa kanya, hindi ako naririnig. So, ayun, to test kung bakit, makikita mo pala yun sa recording. Wow, ngayon ka lang. Parang amazing na, no? For me. So,
natutunan ko lang yun. So, kung hindi ko man maipantatawag yung isang phone, try mo na lang yung recording, video, audio recording ng phone mo. Pag umokay yun, ibig sabihin, okay din yung sa calls. Pero, titignan mo lang kung garalgal or whatsoever dun sa part nung kabilang end, kung baga nung kausap mo. Yun. Hindi ko pa lang siya na-test on that part. Tsaka kung ito ba yung tipo na napuputol-putol, hindi dahil sa prepaid to 10 minutes lang putol na. Yung tipong tatay, kasi nakabili yung tatay ko ng ano bang unit to? BlackBerry, pero galing ibang bansa. Alam ko nun kasi kapag galing ibang bansa na BlackBerry, parang hindi okay pag dito sa Pinas gagamitin yun yung downside ng unit na yun. Basta sa madaling salita, okay yung texting. Pero pag may kausap ka, nade-disconnect every now and then. 2 to 3 minutes putol, call, tapos ganun na naman yung scenario. So, yan, we'll see about that tomorrow na lang. Pero, texting-wise, naayos ko, na-satisfy ako. At ito, bago kong makalimutan, kapag ka Redmi user ka, ito yung trivia. Hindi ko pa nakikita sa ibang, parang hindi, nakita ko na siya sa iPhone style, yun. Na, kumbaga, ang pagkakaiba pala kasi ganito, di ba si iPhone may record, kumbaga may record ka na sa kanya kasi naka-iCloud ka. Lahat ng mga information mo, basta nakasave na yun automatically sa iCloud, mababalikan mo siya. Pero, parang walang feature si iPhone na katulad kay Redmi, na may Mi Mover na tinatawag si Redmi. Ibig sabihin, kunwari ako, naka-Note 6 na ako, naka-Note 5 na ako, tapos ngayon naka-Note 9 Pro na ako. Normally, pag bago yung phone, diba, it will take time. Minsan, araw, bago mabalik yung lahat ng mga applications mo, tapos magre-register ka ba ng pagkarami-rami, ganyan. Kapag naka-Redmi ka na, syempre, dapat mag-register ka sa Mi account na tinatawag. Tapos, excuse me, may narinig ba kayo? Masamang hangin. May umutot sa kasama ko. Sorry. So, anyway, sorry about that. Yung Mi Mover, ang purpose niya, it will save you a lot of time. As in, kung ano yung applications mo na nandun sa previous phone mo, pag ginamit mo ng Mi Mover, information ng contacts mo, mga files mo, di mo na kailangan i-transfer lahat sa computer or sa SD card. Although, kailangan din if you really want it, para lang may backup ka. Pero sa Mi Mover, ayun, automatically papasok agad lahat yun doon sa, ano mo, sa bagong phone mo. So, parang nung nakuha ko si Note 9 Pro, about less than 2 hours. Actually, kapag nag-ano ka nga lang, mga less than 30 minutes, mababalik na lahat ng mga applications, informations, contacts, whatever, from your old phone, makikita mo na siya bigla dyan sa new phone mo. Parang mirror yung nangyari. Even yung current theme or wallpaper mo na gamit dun sa old phone mo, copied. Ganun na ganun talaga dun sa new phone mo. So, konti na lang yung i-arrange mo, which is a very big plus. Kasi, hindi ka na mahahassle na, oh, baka may na-miss out akong ano, kumbaga important files. So, even yung mga pictures nandun. So, yun. What else? Ano pa ba yung maganda? Remote control. Yun. Bago ko makalimutan pa. Sobrang dati, nagkaroon ako actually ng, ano, ng relo, binigay sa akin ng tatay ko second hand. Yung Casio, if that's the right pronunciation. May remote siya. Kaya lang, kasi siguro madiin din yung kamay ng tatay ko, tas ako din may pagka. So, nasira agad yung buttons. Parang from then on, nag-start yung obsession ko sa remote controls. Kasi lagi ako nag-iisip ng may paano. Alam mo yun, like, may TV. Paano pag nasira yung remote, bili pa ako ng ano, battery? Or, pag nasira, naipag-iwanan yung remote control sa, I mean, yung battery dun sa remote control, mga ngalawang, tapos masisira. Siyempre, iba, nagkaroon kami ng chance, bumili kami ng universal remote. Ang bagal, may delay naman sa pag-connect. Basta yun, so madaling salita,
since may pagkatamad din ako to reach yung remote control kasi ipaabot-abot ko pa sa tao. Ayun, since lagi ko naman dala yung cellphone na Redmi Note 5 that time, nakaka-access ako eh. I mean, I can just control through my phone, parang Huawei dati. Kasong bigat kasi ng Huawei Mate 10 ko nun. So, I had to look for another phone na magaan, which ito na nga, again, nag-fall kay Redmi. Naglilipat ako ng channels, on and off ng TV, even aircon. Depende nga lang sa mga models yon. Tapos, speaking of aircon, nung nandun kami sa ospital, nung na-confine yung mama ko, big help na may remote control ako. Why? Yung napuntahan naming kwarto, wala yung remote, may aircon, tapos na nakakahiya naman na every now and then magtatawag ka sa nurse na baka pwedeng pa-adjust nung ano, nung aircon. One time we did, pero hindi naman iniwan yung remote sa amin. So parang kung sobrang lamig, papababaan mo. Pag sobrang hina, tatawag ka na naman. So pag wala kang satisfaction, mga istorbo ka lang ng tao. So, saved by the bell. Dahil din sa Redmi Note 5 that time, ayun, hindi na namin kailangan tawagan pa yung nandun sa nurse station. Tapos, ako kasi yung tipo ng tao na mahilig ako magdala ng phone kahit nasa CR ako. Pang ano, kahit naliligo ako, may patungan naman ako dun. So, nanonood ako, nakikinig ako. Minsan kapag wala pa idle time, kaya pang, kumbaga, nagmi-miracle ka pa lang sa CR, eh, nakaupo ka na, nagsiselfone ka na. Ang ganda ng battery. Note 5 pa lang, masasabi ko na ano, matutulog ka, meron ka pang ilang percent sa phone, like 30%, tapos pwede mo i-charge, wala pang 30 minutes, ang laki na nung napapasok na percent sa phone mo ulit. So, ayan na naman, matagal ang gamit na naman siya. Pero, 4,000 milliamp ata yung Note 5 that time. Itong si Note 9 Pro, ang napansin ko sa ngayon, since it's a 5,000 milliamp, sabi natin, nag-start ako magkatikot ng phone ko kanina having 98% around 1 past 1 p.m. let's say. Tapos, nag-stop ako kaninang mga 9 p.m. Between 1 to 5 p.m., I did a lot of games, YouTubes, web browsing, kalikot ng phone, on and off internet yan. So, chineck ko yung mga dapat i-check kasi second day pa lang talaga ng phone sa akin ngayon. So, ayun, sabihin natin nasa more than kalahati yung phone, tapos nagpahinga siya ng mga 2 hours, tapos mga past 9 p.m. before I did this video, naorasan ko past 8 p.m. nasa 48% siya, or 50% na lang sabihin natin, mga konting dagdag ng 50%. Tapos past 9 p.m. lagpas 9:30 sabihin natin ganyan, nasa 40% to be exact yung phone before ako nag-shot nitong video. Tapos ngayon hinugot ko lang kasi sa charger, charge ko siya sa 40% eh. Hindi ko na makita kung ilang percent ngayon upon nagbe-video ako. Basta sa madaling salita, masasabi ko na totoong makunat yung phone. Nagkaroon ako ng pinakamakunat dati na cellphone, Asus yun. Nakalimutan ko yung model. As in, 5,000 milliamp din yun eh. As in yun, masasabi ko talagang ang tagal ng battery. Ang problema, super laggy. Kaya siguro tumatagal din yung battery, tinatamad na akong kalikutin. Kasi nga, magte-text ka pa lang, naghahang na. So, ayun, parang kulang 3 days ang aabutin mo dun eh. Siguro, yung 3 days, charge mo na siya eh. Pero ito, sabihin na natin, within a day, mag-last talaga siya. Kaya niya hanggang kinabukasan, pero may konting percent na lang na matitira. Yun. So, after this video, papakita ko na lang yung ilang shot na nakuha ko. Tapos, siguro konting picture-picture ng physical phone, no? Tapos, yun lang. Sana ma-appreciate nyo, may natutunan kayong konting trivia na lang, tamang term. Kasi syempre, kahit pa paano may bago ako na-share na hindi pa lahat, alam yun, panigurado.
Tapos, eto nga pala. Before ko pa pala ulit makalimutan. Nagahalo-halo sa utak ko kasi palagi. Meron din palang feature itong si Redmi. Redmi series na lang sabihin ko ha. Note 5 and Note 6 and itong Note 9 Pro kasi yung mga nahawakan ko. So, meron siyang tinatawag na second space. Ibig sabihin, kung meron hihiram ng phone mo, syempre, may times na makikitext. Madalas makikitext din eh. First space yung ginagamit mo na interface ng phone mo. May second space na kapag meron kang makikihiram na kaibigan, kakilala, pwede mong i-switch yung phone mo sa second space para makikita pa rin yung mga list of messages mo na nandun sa first space, pero numbers na lang. So technically, kung hindi niya kabisado yung number or magkakatikot siya kung sino yung mga ka-text mo, hindi niya maagad-agad malalaman sino yun. Tapos, hindi niya malalaro yung phone mo. Kasi pwede mong sabihin na wala nga akong games dito sa phone ko. Kasi may second space ka. Ibig sabihin, pwede mong ipakita as proof na walang nakastore masyado sa phone mo. So, hindi siya mahihiram. Tapos, kapag nasa yun na ulit yung phone mo, edi balik ka na ulit sa first space, not knowing na ang dami mo palang games at movies dun sa phone mo. Tapos, ang lakas ng flashlight. Wait, sorry, medyo pa iba-iba pa yung mga sinasabi ko. Plus, ito pa. May feature si Redmi na nakalock. May privacy ka sa mga apps. Hindi lahat ng phone kasi may privacy. iPhone, walang privacy yan. So, very bare. Kapag may ka-text ka, delete mo na lang kagad. Kasi, wala kang choice na malalock mo yung kumbaga private messaging, walang ganun. Tapos, ang ilan sa phones na nahawakan ko na may private messaging lang is si Asus. Pero messaging lang yata si Asus that time. Eh si Redmi, meron siya sa privacy sa mga applications. So, mamimili ka ng mga applications na gusto mong i-lock. Yun. So, iba yung lock pattern mo sa pagbukas ng phone, tas iba yung lock pattern mo pag magbubukas ka ng certain applications na nilock mo. Tapos, meron na rin Face ID si Redmi Note 9 Pro. Tapos, mabilis naman, pero yung napansin ko sa yung pag-unlock mo. Kasi yung pag-unlock mo ng phone is nasa gilid eh. Below the volume buttons. Meron na siyang sensor doon sa lock sa gilid. So, sa madaling salita, may delay. Ilang beses mo itatapat yung daliri mo, hindi agad nagbubukas. But with the face detection, medyo mabilis siya compared dun sa pagsisensor sa iyong daliri. Tapos, ano pa bang makakalimutan ko? Wait, isipin ko pang mabuti. Siyempre, pwede ka naman mag-download ng Go SMS, pero hindi ganun ka-helpful. Ito, yung downside na nakita ko so far kay Redmi Note 9 Pro, na hindi naman yata ganun yung problem na na-encounter ko kay N5, ay, diba normally sa iPhone, merong, walang previews yung messages. Kumbaga, pwede mong i-manipulate, like, sino yung nag-text, pero one message lang yung naka-note, hindi yung buong content nung tinext sa'yo, or chinat sa'yo. Kay Redmi Note 9 Pro, sa chat, okay siya. Namamanipulate siya na hindi makikita yung text content or chat content. Pero, yung texting sa messaging ng Redmi Note 9 Pro, hirap na hirap akong, alam mo yun, tama naman yung nasa setting ko, pero still, nakikita kasi yung, yung previous nung text sa'yo, through the floating messages. Pag binaba mo yung galing sa taas na notch, makikita mo yung text message eh. Tas kung kanino galing. So, hindi ko siya ma-hide. Pwede naman na, actually yung sa Note 5 ko naman, hindi ganun eh. Ang ginawa ko lang sa Note 5 ko nga, parang may sounds lang siya. Tapos, makikita ko lang yung badge na may message ako dun.
notify. Dito kasi parang hindi pwedeng ganun lang eh. Kasi sa madaling salita, yun yung napansin ko. So parang, hindi naman nabawasan ng 1% yung pagka-dismay ako. Kasi naisip ko lang, eh, kung ako lang naman yung gagamit, walang problema, delete-delete na lang. Since pair phone lang naman si Redmi, edi, at wala namang tinatago, edi okay na lang din yung part na yun. Huwag lang niya talaga masyadong ibaba yung taas na notch kasi baka mabasa niya yung ibang text messages. Siyempre, privacy ko na yun. Kung may manghihiram man. So, yun. Tapos, ano pa ba? Games. Ang ganda mag-games. Talagang internet lang yung problema. Mabagal yung wifi namin. So, kung mag-Mobile Legends, nakikita ko yung bilog lang. Ang pangit kaya maglaro ng ML na bilog lang yung character mo. Parang hindi mo nakikita ang tumitira pala. Lagi pa ako lalo namamatay pag ganun lang. So, suwabe. Sobrang suwabe. Ang sarap maglaro. May game, may turbo game something pa nga to eh. Para kunwari, naglalaro ka, hindi masyado papasok yung mga notifications sa text and calls. So, hindi ka makaka-cut out sa paglalaro mo. Tapos, napansin ko, mas madaling mag-group ng mga applications ngayon kay Redmi Note 9 Pro. Kumbaga, i-resize mo ng konti yung screen, tapos tap, ano yung mga applications na gusto mo magkakasama-sama, tapos automatic mag-group na siya. Walang ganun sa feature dati ng Note 5, eh. Hindi ko siya na-encounter. So, yun. Ano pa ba? Ang dami advancement eh. Sulit. Sulit siya sa pag-purchase. So, sana wag naman ulit ako magkaroon ulit ng dilemma in choosing kung ano yung magiging principal phone ko. So, ang masasabi ko lang is balik interest tayo sa Android at magiging pangharabas ko si Redmi Note 9 Pro at si Redmi rather si iPhone ay laging nasa bag. So, lagi na sila magkasamang dalawa. Kasi si iPhone X, ang napansin ko lang talaga yung battery. Actually, lahat naman ng iPhone, problema is yung battery. Hindi ganun kakunat. Siguro nagkaroon lang ng advancement doon sa iPhone 11. Pero hindi ako sure masyado sa iPhone 11 eh. At least yung phone ko, parang medium at grande size lang ng peg. So anyway, that's all for the video ngayon. Ang haba na na-share ko, pero sana lahat ng mga nabanggit ko ay helpful para sa mga gustong magkaroon ng Redmi Note 9 Pro at nagkakaroon ng dilemma between Android and iPhones. So, mas marami ka talagang magagawa kay Android, and if you will choose Redmi Note 9 Pro, hindi ka magsisisi kasi kumpleto na yung aspeto. Pero para doon sa mga capable naman to have Android and iPhone, may mga kanya-kanyang strength naman yung mga phones. Sabihin natin, sa size ang strength ni iPhone, sobrang bilis. Hindi uso sa kanya yung naglalag. Although napansin ko sa iPhone X, medyo buggy. Pero still, okay siya, na-appreciate ko. Kasi ang ganda nung ano eh. Alam mo yun, gusto ko yung full, ano, walang button sa gitna. Tapos, tama lang yung gaan, tama yung bigat. Maganda naman yung camera. Satisfied naman ako. Tsaka yung applications. Tapos 128 gig kasi yung mga kinukuha ko na units ngayon eh. With the Android naman, particularly itong si Redmi Note 9 Pro, depende sa inyo kasi may mga taong ayaw ng mabigat, ayaw ng malaki. Baka medyo mas heavier kasi talaga si Android compared kay iPhone eh. So, still, marami namang strength din tong Redmi Note 9 Pro. So, sulit siya if you are going to buy. Sulit as in, I think, and I am hoping na maglalast ng more than 2 years naman sa akin yung mga phones na binili ko since this year ko lang parehas nabili. So yun, maraming salamat. Thank you for watching. 1, 2, 3.